Mag-exercise, bawal yung tumad-tumad. Ayan po ang literal na kakagising lang. So, wala pang suklay-suklay. So, good morning everyone! Welcome to our channel. So, kumusta po kayo? Mega shout out to all my Khmer family. Hello po! Good morning! Today is good morning here in the Philippines. And hindi ko alam kung naririnig niyo yung kulat. So, yung bubong ko po, okay na. Well, hindi pala totally okay. Kasi meron pang konting natulo doon sa gilid. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nahirapan si Kuya na makita yung ibang maliliit na butas. So, hindi siya nalagyan ng bokasin. Which, anyway, ang mahalaga, yung malaki ang tulo ay natabunan na ng bokasin. So, ngayon ay August 3, 2021. So, gumising ako na maaga, alas 5. Ang hirap gumising na maaga ha, para lang pahirapan ang sarili mag-exercise. So, pasensya na sa background ko, mga exercise equipment ko yan na pinagkasya ko lang dito sa entrance ng gate. Ito ang aking bola. Ayun yung aking mga sapatos. Tapos yung mga box ko sa Lazada. Tapos yung mga exercise ko, payong. Yung, kaya magulo po talaga. Masikip dito sa bahay namin. And yun, dito ako nag-exercise sa sahig. Good for 1 hour to 1 hour 30 minutes kapag ako sinipag. Pag tinamad, 1 hour lang. So yun, bigla ko lang naisipan na mag-hello sa inyo bago pag nakatindahan na naman ako, meron na naman nagtilaok na manok at napakaingay. So, parang may iba naman. Nandito po ako sa bahay ngayon, dito sa entrance ng, pinaka-entrance para makapasok dito. Dito ako nagpapakahirap sa sarili ko para mag-exercise. Para fit tayo. Mag-exercise, bawal yung tumad-tumad. Yun. Sabi nila, tumataba ako. Hindi nila siguro napapansin, tumataba. Parang tingin nila, tumataba ako gawa ng yung muscle ko. Parang nagiging, ano siya, bulky. Yan, kaka-exercise ko yan. Nag-push up ako. So, nag-tone siya. Kaya, mukhang mataba. Mukhang malaki. Pero, hindi naman ako mataba. Alam naman yung mga ibang tao. Kapag hindi sanay sila, oh, tumaba ko na. Hindi ako tumaba. Nag-tone lang. Ganon. So, I wish all of you, everyone, have a nice day. So, mag-ingat kayong lahat palagi. So, naula na naman. Akala ko nung wala na si Pabian. Ulan pa rin dito sa Pilipinas. So, after nito, magko-coffee na ako. Ang coffee ko ay yung rice coffee, yung homemade ni Mama na tinutong na bigas na maya. Pakita ko sa inyo. Tapos, yun. After nun, getting ready, punta na tayo doon sa shop ko na maingay, na may neighborhood ng mga manok. So, ayan. Tapusin ko muna ang exercise ko mga kamay, ha? I'll be back later. Thank you for watching. A few moments later. Hello everyone! I'm back. Kakatapos ko lang mag-exercise. So, it's around 6:39 the morning. And, as I've said before, I'm going to share how it looks like the pure rice coffee homemade by Mom. So, this is coconut sugar. I'm using coconut sugar for my coffee. Any kind of coffee, I'm using coconut sugar. So, good morning, Rasmus. And this is how it looks like. It's very black. Black rice coffee. So, I already add two scoop of this one, sugar. And, ready to drink. So, let me taste it first. It's so good. It tastes bitter, but it's not much unlike to the other instant coffee, and the aroma is so
smells so good. And we all know that rice coffee is very healthy. It has a lot of health benefits. So it's better to drink rice coffee homemade than instant creamer 3-in-1 coffee. So yeah, this is it. 1 cup of black rice coffee. Madali lang gumawa nito. Kusunugin mo lang yung kawali niya. Kailangan kong gagawa ka nito, may kawali ka na pang tutong sa bigas. Kasi kung wala, masisira ang kawali niyo. Kasi kailangan po talaga masunog ang bigas para maging ganyan. So yeah, I'm gonna have my breakfast and getting ready to go to shop. And my regards to each one of you who watching this vlog. And thank you everyone for watching. It's so good to feel after exercise. I feel energetic. I feel my mind is a little bit awake. Unlike sometimes when I don't do the exercise, I feel very lazy. And that's why I'm trying my best to dedicate myself to do exercise. So, yeah. For now, bye-bye! Thank you everyone for watching.